Linot niya ang mga mata kay Howard at nakitang malungkot ang mga ihi. Ibig niyang lapitan ang lalaki. Nais niyang sabihin na hindi totoo ang bintang na isinasaad ng mga tito nito. Walang iba, Howard. Gusto niyang ibulong. Kung sakali ikaw pa lamang ang una, ibig niyang isumpa sa ngalan ng pag-ibig. Ngunit walang katagang pinayagan ang kanyang pusong lumutawi sa kanyang bibig. Nahihiya ito. Nakikiming ipahayag ang sariling damdaman. Salamat na lamang. Kung hindi mahihiyain ang puso'y baka ipagkanulos niya nito sa harap ng karamihan. Naiinis siya kay Gloria. Hinurot niya ito at gustong suguran muli ng purot na mas madiin ngayon. Subalit lihim niyang pinasasalamatan ang kaibigan. Kung hindi dahil dito hindi niya maaarap ang damdamin para sa kanya ni Howard. Saka hindi silang pakapagsoro ng lalaki. Minsan patulad ngayon. Mahirap man ang ganitong dadalawa sila ni Howard sa loob ng isang kotse. Higit pa rin itong maino kaysa may kasalo siya sa pakikipag-usap sa binata. Na kahit hindi sila magkausap ni Howard ay mas mabuti. Basta't naroroon sila. Magkasama. Nagpapakiramdaman. Nagkakahulihan ng mga lihim na sulyap kadalasan. Mabagal ang takbo ng sasakyan. Subalit hindi kailanman kaiinipan ni Rana ang paglipas ng mga sandali. Sabihin man sa kanyang bibilang ng taon bago siya makarating sa tutunguhay, hindi bali. Higit niyang kinatatakutan ang paghiwalay nila ni Howard, ang pagkalat ng dilim, at ang pagtanaw niya sa lalaking papalis pagkaraang mahitid siya nito. Muli siyang napasulyap sa nagmamaneho ng tumikim ito. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Unang napahiya ang kanya. Nagbaba siya ng tingin. Tila may kung anong nais iwasan, ngunit pagkaraan ng langin naman ang pusong sana'y maghabol si Howard at ungkatin ang bagay na ipinahahalata niya. Ditong nais niyang iwasan. Hindi siya nagbigo. Banayad, mahina. Ngunit buong katapatang nagtanong si Hope, may kalaking pitong pag-aala. May kasamang takot. Marami nga bang naliligaw sa iyo, Rana? Hindi siya kaagad nakasagot. Waring nag-iisip at bumabalangkas na magandang itutuwa sa katanungan ng binata. Natural lang naman sa dalaga ang ligawan, hindi ba? Sumulyap siya kay Howard pagkatapos. Pagkaraay binawi ang tingin bigla. At natural din sa isang tulad mong umibig, hindi ba? Tanong uli ng lalaki. Saglit siyang tumingin kay Howard, saka tumama. Katahimikan ang sunod doon, ngunit hindi gaano ng talaga. May tatanong ako sa iyo, Rana, huwag ka sanang magagalit. Nilingon niya ang katabi. Tumitik sa mga mata nito. Nagtanong ang tingin. Mangako ka munang hindi ka magagalit. Sige, simpleng sabi. Higit na binabagalan ni Howard ang takbo ng sasakyan. Hindi lang kasi inihinto nito sa gilid ng daan. Bakit? Sandali lang tayo. Gusto lang kitang makausap ng sarilinan. Hindi tayo magkakausap na mabuti kapag nagmamaneho ako, Rana. Ano nga bang itatanong? Sinasasal lang ka ba ang kanyang dibdib? Lumapit sa kanya si Howard. Ang isang bisig nito ay pinatong sa taas ng sandala ng upo ang kinauupuan ni Rana. Nagagalit ka na yata eh. Wika ng lalaki. Hindi. Kaya ano? Baka may makakita sa atin dito. Takot pang luminga sa paligid ang babae. Umuntong hininga si Howard, sabay alis ng kamay na nakapatong sa ibabaw ng upo ang kinasasandala ni Rana. Tuloy layo sa babae at pinastart ang ignition ng auto. May kinakatakutan kang makakita sa atin. Padabog, may bahid na panibulo. Pinasibad ng lalaki ang sasakyan. Halos palipalin. Umalimbukay ang alkabok. Matapos na humiyaw ang mga goma ng sasakyan, nang parang kadahin ni Howard, lubak kung lubak, wala siyang pakialam. Ano ba Howard? Baka mamangga tayo. Takot na sabi ni Rana. Mabuti pa nga siguro. Ano? Ano ka mo? Mabuti pa nga'y mamatay tayong pareho. Kaysa mapunta ka sa ibang lalaki. Malinaw na wika ni Howard. Matalim ang mga mata ng lalaki. Putang nakaristo. Pansya ni Rana'y handa na itong mamatay at pumatay. Ano mga oras na makakakita ng pagkakatay? Huwag Howard. Bakit? Ano bang nangyari sa iyo, Howard? Sindak, sira. May lapang mga mata. Baka may makasalubong silang truck o jeep. Baka naman maisip ni Howard na ibangga ang sasakyang minamaneho sa kahit saang poste o malaking puno sa gilid ng kalsada. Niyakap niya ang lalaki. Mahigpit na mahigpit. Howard, ano ka ba? Baka kung mapaano tayo. Baka masaktan ka. Hindi na sabah. Nabali kung ako lang, Howard. Pagtangis ng babae. Rana, hindi makapaniwalang sambit.
Naglilinaw ang mga mata ng bitata. Nagtatanong kung tunay nga ba ang narinig sa kahulugan ng kanyang inaakal. Nahihiyang sumubsob si Rana sa dibdib ng lalaki. Itinago ang mukha sa kahihiyang nadarama dahil sa di sinasadyang pag-ano. Ngunit wala na siyang magawa upang bawiin pang damdamin na ipag na sa binata. Rana, Rana, sabihin mo naman, mahal mo ba akong talaga? Pagsusumam. Niyugyug niya ang balikat ng babae. Tapos ay hahapitin ang dalawang iyak ang babae. Itinatangay ipakita ang mukha sa lalaking nagsisikap ng mga aninawi ng mga mata sa kasagutan sa tanong kanina. Rana, Rana, I love you. I love you very much, Rana. Sabihin mo naman sa akin, walang iba. Sabihin mo sa akin, ako ang mahal mo. Sabihin mo, Rana. Please, please, Rana, pakiusap. Sa wakas ay nagtagumpay din si Howard na tumatunghayan ang mga mata ng babae. Pinakatitigan ang mga ilo sa kabuong pagmamahal na nagtapos. Ngayon na ako nagkaganito, Rana. Alam ng Diyos, mahal kita. Kaya, sabihin mo sa akin, halos nagmamakaawang sa akin. Natalang labi ng dalaga, subalit ang mga mata hindi maipagkakala. Rana, parang awa mo na, untal. Kailangan ko pa bang sabihin? Lumuluhang wika. Oo, Rana. Oo. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahigpit na niyapos ng lalaki ang babae. Pagkaraan ng isang buntong hiningin, may bumahid ng itis sa kanyang mga labi. Kasabay iyon ang pagpatak ng luha ng binata. Hindi nakatanggi ang dalaga nang hilingin ni Howard na huwag muna silang umuwi. Ibinuwelta nito ang kotse. Tinahak ang landas, pabalik ng kabayanan. Kung kanina'y matumal ang takbo ng kotse ni Howard, ngayon bahagya na lamang itong umusad sa daan. Subalit kung kayo na may hindi kinaiinipan ni Rana nang din nila pagdating ng bahay, sabihin mang abuti niyo ng siyam-siyam, ngayon maging habang buhay man sa piling ni Howard, ay sasandali na lang. Ang balikat ng huli, ang kauna-unahang balikat na kanyang nasandigan. Ang palad ng lalaki, ang tanging palad na nakapisil sa kanyang kamay. February 6, paano ba niya makakalimutan? Samantalang sa araw na ito, nangyari ang pinakamatamis sa kanyang buhay. Ang paghiling lamang sa dibdib ni Howard ay nagdudulot na sa kanya ng 1,000 kagalakan. Ang makaakay ang lalaki sa paglalakad sa kaparamay nagbibigay kulay sa kanyang dibdib. Ngayon higit kailanman niya pinasasalamatan ang pagiging abala ng mga magulang. Ngayon may malaya silang panahon ni Howard upang magpasyal at magkasarili niya. Mabuti at wala nang pumapansin sa kaimini ang ugali. Sa sinauna niyang paggalaw, sa pag-aaral niya sa paalang ayos ng kakambal, ay walang klas dahil kahalubilo ng mga taong pukulo-kulo ang tiyan. Hindi alam ni Rara. Ngunit dahil sa kanyang pagiging ganito ay nakatagpo siya ng tunay na kaligayahan, si Howard. Si Howard na sa tinatawag ng kapatid na atansado at tubog sa hirap na sa probinsya niya natagpuan. Noon tinitiyak niyang lamang siya kay Rihanna. Noon, ang sabi niya sa sarili tiyak na maiingit ito kapag nakilala si Howard. Maaaring hindi niya makikita ang lahat ang maliligaw ng kapatid. Maging si Ricky ang ipinagyayabang nitong boyfriend. Ngunit sinisiguro ni Rana na wala ito sa kalungkinan ng kanyang si Howard kahit sa ang gulo tingnan, sa bikas, sa tindig, sa pagdadala ng sarili at pagdadamit, sa talino, maging sa yaman at karakter. Gugulatin niya si Rian. Gugulatin din niya si Howard. Minsan kapag hindi pa umuwi ang kapatid, yayayain niya si Howard na lumuwas ng Manila. Sila na mismo ang tutungo sa kanilang bahay doon. Pakikilala niya si Howard sa kapatid. At tiyak na masusurpresa rin ang kanyang mama. Hindi pa rin nababanggit sa lalaking may kakambal siya. Tiyak na magugulat si Howard pag nakita si Rian. Pinabigat niya ang kanyang sarili. Sinadyang idaiting mabuti ang likod sa katawan ng lalaking kinasasandalan. Naramdaman iyon ni Howard. Nang maramdaman ang bigat ni Rani, automatikong hinapit ang yapos ng bisig sa baywang ng babae. Pinisil din ang binata ang palad na kayo na panihang. Ibinulong ang pangalan ng babaeng nasa kandungan. Tinaas ni Rana ang isang kamay. Pagapang sa likuran ng Howard. Pahaplos sa bata. Tumingala sila. Tumuhay naman sa kanyang mukha ang katupan. Naghihintay ng nahihiwagatig ang katanong. Samantalang ang isip ay ginugulo na napapansin ngayon kay lambot ng labi ni Rana. Mahal mo ba akong talaga, Howard? Tanong ng babae. Ang mga mata nito ay namumungay. Ang labi parang nag-aanyaya. Alam mong mahal kita, Rana. Pabulong ng wika ni Howard. Ang mukha'y pinakalapit pa sa mukha ng dalagang nakahinlang sa kanya. Kung may hihilingin ba ako'y ibibigay mo, Howard?
Wala kang sasabihin hindi ko susundin, Rana. Totoo, naghahamon, naglalambing, humiling ka. Laro-laro niya ng daliri ang labi ng lalaki. Saka nagsalita muli. Gusto ko, kapag kasal na tayo, ipasira mo ang kubo mong iyan. At inginuso ang rest house ni Howard na nakatayo sa gitnang-gitna ng maluwag na kaparaan. Gusto kong iwanan mo na ang lahat ng mahal mo kapag kasal na tayo. Gusto kong sa mismong kinatatayuan ang iyong kubo, doon mo ako ipagpagawa ng bahay ng magiging tahanan natin at ng ating mga anak. Anak, nausan ni Howard sa isip. Suka na doon din napanunog siya. Higit na uminit ang kanyang pakiramdam kaysa kanina. May nagsilabyada kung saan bahagi ng kanyang pagkalalami ngayon lang niya naramdaman. Inasal niya ng kanyang matitipunong isig ang babae. Diyapos itong mabuti, saka humiling ng paksal na sila. At sinabi hindi na yata siya makapaghihintay na matapos pa ng pag-aaral ang babae. Kahit gaano kalaking bahay, kahit saan, pagpapagawa kita ngayon din, Rana. Pumayag ka lang na patali sa akin. Sama pa ng lalaki. Hindi sabi papayag si napapahuwa. Huwag ka nang umuwi. Magtanong na kayo. Payag naman sa'yo si na mama at papa. Di ba nakita mo naman ang kailala kita sa kanila? Payag na payag sila sa'yo para sa akin. Ayoko pa, Howard. Parang batang tumatangi. Tila batang nagmamaktol. Rana naman. Pagpupimili. At higit na hinigpitan ang yakap sa dalaga. Tukso nang magkalapit. Ay nalanghap ang hininga ni Rana. Wala iyong kasimbang. Tila may magnetong humihigip sa bibig ni Howard upang higit na lumang. Howard, hintakot na bulong ng babae nang madamang unti-unting dumidikit ang labi ni Howard sa kanya. Hindi alam ng babae kung nais niyang umiwas o nasasabik sa pagsaya ng labi sa kanyang bibig. Natatakot siyang malapatan ng labi ni Howard, ngunit tila naman mabibigo kung hindi madadamang inaasa ang mahalab na halik. Nagsusumama ang titig ni Howard, nagpapaalam. Ang kairana na may nalilito. Nahihiya, ngunit naghihintay. Halo-halo ang pakaramdam ni Rana. Hindi tulad ng iba't ibang kulay na kanyang nakikita, kahit saan ilingap ang mga mata. Nang maglapat ng kanilang mga labi, kapwa sila napapikit. Kapwa hinayaang makipaglaro sa isa't isa ang mumunting bahaging ilon ng katawang kaunay pala ng kanilang puso. Matagal, matagal na matagal, nagtalik ang labi ni na Howard at Rana. Nang maghiwalay, ay kapwa sumagap lamang ng hangin ang dalawa at muling hinaya ang magniig, ang ayaw na sanang maghiwalay. Howard, nagbabawal ngayon ang daing. Inilapag siya ni Howard sa damuhan. Pagkaway sinundan ang inilatag na katawan, sinilin muli ng halik ang labi. Kay tagal bago inuman, ang mga halik na labi gumapa, nagtungo sa pisa, bumaba sa liit, tapos ay sa dito. Kung gaano kaligod ang labi ng lalaki, ganoon din naging mapusok ang kamay nito. Kinagakutan ninyo ni Uranus ng labis, baka may makakita sa atin, Howard. At unti-unting sinikap na umiwas at saway ng pangangas ng Nobby. Wala, Rana. Tayo lang ang nandito. Walang ibang tao rito, Rana. Ikaw lang at ako. Muli siniil ng halik ng lalaki si Rana. Muling niyakap ng kahigpit. Saka muling hinaplos. Kay lakas na agos na tumatangay ang mga halik ni Howard, dumadarang ang mga yakap at himas ng lalaki. Nakatutokso ang pagnanais nitong dumako pa sila sa dako paroon ng pag-ibig. Ang pagtatangka ni Howard na buksan ang kanyang blues, ang pagsisikap nitong makontrol ang galaw ng kanyang mga paa, parang nakakainggan yung pumayag. Nakakaakit na malaman kung ano nga ba ang ginagawa ng nagmamahalan. Napapitlag siya nang maramdaman ang palad ng nobyo sa kanyang kasinan. Bigla ang pagbundol ng takot sa kanyang dibdib. Mas sumasal pa ang kaba ng kanyang puso nang maramdamang hubad na ang lalaki at ipinadadam sa kanya ang dapat sana'y damhin lang ng babaeng legal na niyang kabila. May biglang sumigaw, huwag. Walang katiyakan ang buhay ng isang babaeng pati ang tanging may pagmamalaki walang reserbasyong ibinibigay. Ang katotohanan din namang may mga lalaking minsang nakuha na ang nais ay bigla na lamang malalamig sa pag-ibigan. Inipo ni Rana ang lakas tapos ay biglang bumalis. Huwag, sigaw niya. Parang dagang na sukol sa sulok ang babae. Nakapamaluktot at nanginginig sa takot. Misto lang apoy na nasubhang ng malamig na tubig. Ang paghahangad ni Howard na maangkinoon din ang babae. Hindi siya rapist ulit.